para sa'yo? 25 na lang. Paano tayo yaman ito eh? Ang tuman ng Nicole. Salamat po. Dati-dati, ganitong oras eh. Ubus na paninda ko. Oo nga eh. Kaya nga ako, naisip ko mong bago na lang ng negosyo. Ano naman ang iniisip mong negosyo? Halimbawa, pagtitinda ng alahas o kaya mga damit, mga ganon. Eh, di tindera pa rin ang labas mo nun. Nako, nandito na naman ang mga kampo ng kadiliman. Mga ayaw magbanat ng buto eh, ang lalaki naman ng katawan. Kahit siguro sa impyerno, hindi sila tatanggapin. Bakit naman? Malamang, pati si Satanas, kutokan nila. O ano, nasa na yung sa amin? Eh, kung bumili lang kaya kayo ng paninda ko, siguro naman, hindi naman yata kayo masasamang tinapay, di ba? Bantapang mo ah! Gusto mo ba sirain ko mga paninda mo? Ang titigas talaga ng mga mukha nyo! Isa ka pa! Mukha mo sisirain ko kung hindi ka magbibigay! Eh, di subukan mo! Maloko to! Pare! Gusto ka na! Tagal na kitang inaanap, di mo mula ako tinatawagan! Ang inaanap mo, lalaki na! Sino? Ano yan? Lala mo na! Diego, okay ka lang? Nagpatama talaga ako para mapunta ako siya. Robin. Nagpatama ko niya! Ano ka ba? Magpupare tayo! Di ba magpupare? Ang buko, paano yung inaanak ko? Ibig sa inyo, huwag mo ko lukuhin, ha? Pwesto! May duminga ba? Ano ba? Okay. Okay yung timing nyo. Hindi nyo na maulit yun. Okay! Okay! Yun! Ano? Ha? Sige! Labi! Diba? Tara! Bye! Hop! 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 Tatakbo lang pala kayo! Pinagod niyo pa ako! Ikaw na naman! Parati ka ng gugulo dito ah! Akala ko ako nabido eh! Kaya pala sila tumakbo dahil sa'yo! Sira tuloy ilusyon ko! Dali na yan! Gali ba si Papa? Nag-iintay? Angelica! Susundoy ka na mamaya! Wala ito! Isusundo lang ako ni Daddy! Mga bodyguard! Pulutik ko yun eh! Mamaya! Tara mga bata! Bilis! Sir, 64 po. Hmm. Magkano? 64 ho. Mukhang naisahan mo na naman ako, Diego ah. Ako na nga nagligtas sa'yo. Ako parang pag-asos ngayon. Dapat nga ikaw nang papakain eh. Lubusin mo na! Malakas naman racket mo. Anong racket? Racket, dilihensya. Ginagawa mo, hindi mo alam ang tawag. Hoy, ibahin mo ko. Kahit na kailan, hindi ako nang bakal. Bakit? Lukot-lukot yung perang binayad mo kanina. Luko-luko. Hoy ka, kumusta na racket mo? Sabi ni Itay sa akin, ikaw na rin pinapakokin sa lugar natin, ah. Doon, pare. Nakakita na yata ng mas magandang lilipatan yung mga illegal doon sa atin, kaya nag-alisan na. Alam mo namang yun lang pinagmumulan ng kikitain natin. Hindi ko naman masisipmurang kanain yung mga pwesto rin sa palengke. Sa konti ng kinikita nila, hahatian ko pa. Oh,
sabihin mo, nahihiya ka kay Angelica. Kaya hindi ka makadiskarte sa kapwa niyang tindera. Isa na rin yun. Sabi ko na nga ba, yung mga pagtulong-tulong mo kay Angelica. Naku! May motibo ka doon, sigurado. Tinidiskarte mo siya, ano? Angel de la Guardia lang ang dating ko ron. Talo pala talaga tayo kay Itay. Isipin mong tagal ko lang gusto si Susan. Pero yun, wala nangyari. Tingnan mo si Itay. Kinabit ang nanay nila. Alam mo, may punto siya ron. Sa bagay, si Aling Clara may asim pa yun. Ulitin mo yung sinabi mo, pare. Bakit? Kasi dating sa akin, parang may pagnanasa ka pa kay Aling Clara eh. Ulul! Selos ka? Anong wala? Dati di ko lang tinitinda mo eh. Ngayon may pwesto ka na sa palengke. Puro ka naman kalokohan eh. Wala. Napakaseryoso mo eh. Di ka ba nagsasawa sa ganitong buhay, Diego? Wala ka bang planong umalis para baguhin ang buhay mo? Saan naman ako pupunta? Umalis man ako sa lugar na to, sa delihensya pa rin ako babagsak dahil wala namang siraulong tatanggap sa isang walang natapos. Grade 3 lang inabot ko. Pasang-awa pa. Saan ako pupunta? Umalis man ako sa lugar na to, sa delihensya pa rin ako babagsak. Tsaka kahit na mag-apply ako, wala namang siraulong tatanggap sa akin dahil wala naman ako natapos, grade 3 lang natapos ko. Pasang-awa pa. Kahit na. May mga tao dyan hindi nakapag-aral pero umaseso at swerte sila. Yung nga. Katulad na sinabi mo, swerte sila. Eh ako sa pulang pagkabata ako, malas na talaga ako eh. Nagkaroon nga ako ng ina eh. Hindi naman masabi sa akin sino tatay ko. Marami daw sila eh. Yun ang sabi niya sa akin. Bago siya mamatay, o nung mamatay siya, mampu na sa akin yun. Ginamit lang ako. Kala ko nga swerte na ako eh. Ginamit lang ako sa bangketa para mamalimos ako. Kaya lumayas din ako. Pero bago ko lumayas, ninakawan ko muna siya. Buti na nakilala ko si Raymond. Pinampun ako kay Mang Marcos. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin masasabi, hindi ko pa rin maintindihan kung talagang swerte ako o malas ako. Dahil hanggang ngayon, eto pa rin ako, nasa delensya pa rin. Kaya gusto mo na rin. Hindi binigyan ang katulad ko ng karapatan para mamili. Tsaka ayoko na rin pabigatin pa kalooban ko para mangarap ng kung ano-ano na alam ko namang di magkakatotoo. Isa lang ang pangarap ko. Sana pag namatay ako, magkaroon ako kahit isang mumurahing kabaong. Mukha kang sira ko. Ano-anong sinasabi mo? Ay, nakuhali ka na nga. Hindi pa naman ngayon yun eh. Hali ka na. Wala kang karapatang panghimaso ka ng buhay ko! Ay, tama na. Hindi naman kami nanghihimaso ka eh. Ang sinasabi ko lang sana nag-isip muna kayo bago kayo nagdesisyon. Ano desisyon? Hindi nyo man lang kami tinanong eh. Sutil! Kailangan pa ba humingi ng permiso sa bawat gagawin ko? Nay! Sa bawat desisyon ko? Nay! Ano nyo pa rin kami? May karapatan kami! Hindi nyo naman ang sinasabi ko, Nay! Susan! Nay! Susan! Hindi kita pinipilit kung hindi mo gusto ang ginawa ko! Pero hanggat sa ako ang ina ninyo, gagawin ko kung anong gusto ko! Ano? Kung ayaw mo igalang ang pasya ko, mabuti pa siguro, lumayas ka! Lumayas ka! Inay! 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 Ano ba tama na nakakahiya sa kapitbahay? Ate, ano bang nangyari dito? Inay! Mang Marcos! Dito na titira! Kinasama na siya ni Inay! Inay, totoo ba yun? O ano kayo sa'yo? Biuda ko, ha? At wala akong nakikita masama kung mag-aasawa ko muli! Napakahirap ang intindihin, no? Kaya hindi naman yung pag-aasawa niyo ang punto dito, eh! Ang sinasabi ko lang, maghahanap din lang naman kayo ng lalaki niyo. Bakit hindi pa yung mabuti-buti? Isa pa pareho kaming babae ni Angelica. Mamaya pati kami, pag-interesan ng lalaki niyo. Kahit ganun si Marco, hindi siya ganun kasing baboy ng pag-iisip mo. Inay! Tama na. Ay, hayop! Kahit sa'yo mapunta, hayop pa rin! Oh, Clara, tama na yan. Sabi. Ang tao, doon na lang sa mga pag-usapan niya. Doon na ho. Tama na, doon na tayo sabay. Ganito! Hindi na kailangan sa pamamahay ko! Tama na! Hindi na kailangan sa pamamahay ko! Tama na, masasanay din yung mga yan. Halika na! Impyerno na nga itong dinaranas natin. Demonyo pa itong nakuha ni Inay. O
Hoy, Diego. Hoy! Baka naman gusto mo akong puntahan mamaya sa beer house. Ilang gabi mo na akong iniin dyan. Pupunta na kita mamaya. Baka mamaya kung sino naman nakasama mo. Ako hindi. Yeah, promise, ha? Sandali, sandali, sandali. Sandali, isang minuto lang. Angela! Angela! Pwede ba makadalo sa inyo mamaya ang gabi? Sige na nga, sige, sige na. Yun! Sige. Ayos! Problema mo? Kanina ko pa ata napupunan pa na yung dabog mo. Anong problema mo? Diego kasi. Si Diego? Bakit? Anong ginawa sa'yo ni Diego? Eh, paano? Nakita ko siya kanina, may kausap siya doon babae na nilalandi siya. Eh, ako gugudahan sa'yo yun eh. At nagsiselos ka naman. Ganon. Eh, mag-MU na kami. Dapat hindi niya ginagawa yun. Mag-MU? Alam mo, yan ang sinasabi ko eh. Ikaw lang may alam na mag-MU kayo. Boyfriend mo nga siya. Pero, ikaw lang may alam nun. Eh, sabihin ko sa inyo. Naku, huwag na. Huwag mo na sabihin yan. Mas gugulo pa eh. Ngayon pa nga lang. Nakikita ko, gusto mo na siya agad girahin eh. O talaga? At oras na makita ko na naman niya ang babae ni nilalandi niya si Jeb, kakalbuhin ko siya. At alam mo kung anong kalalabasan niya, magiging kalbong agogo dancer siya. Demanda naman ang aabutin mo. Kaya huwag na. Relax ka lang at ako na ang bahala sa'yo. Sige! Tuloy mo! Tuloy mo! Ano ba problema mo? Anong problema? Ikaw ang may problema! Si Angelica kanina pa nagmamaktol! Wala naman akong ginagawa dun! Anong wala? Eh, dami-dami mong nilalanding babae! Bakit? Bawal na ba akong makipag-usap sa ibang babae? Apa, natural! Dahil mag-MU na kayo! Anong MU? Mutual understanding! Kaya pala hindi ko alam English eh. O sa madaling salita, nagkakaintindihan na kay ni Angelica. At ang alam niya ay mag-shota kayong dalawa. Hindi ko nililigawan ang kapatid mo. Alam mo kung may liligawan ako, ikaw na. Dahil hindi tayo nagkakalayo ng edad. 16 ka, 17 ako. Ah, ganon. Eto, tandaan mo ha. Huwag na huwag mo pa iiyakin si Angelica. Dahil sa oras na magtago ka, hahantingin pa rin kita. At kapag nakita na kita, putol yan. Bakit naman pati ito nadamay? Okay lang. Pakis muna! Ang bihirang buhay ito, para ako napikot ah. Ayaw mo noon, nagkasyota ka nung wala kahirap-hirap. Kung ayaw mo, balata mo na lang sa akin. Total, matagal na rin ako may tama sa kanya eh. Sige, pag ginawa mo yung tatamaan ka rin sa akin. Ito naman, hindi mabiro. Tito Bola! Hoy, Diego! Nakakagat yata ng aso. Ano tinititi mo, ha? Ano balita? Sinubog ako. Minitrato nila aking pagkatao. Minitrato nila aking pagkatao. Minilate ako. Bakit? Kumakaya ka pa, akala mo mag-shota tayong dalawa eh. Bakit? Eh yun nga eh. Yung pinapakuha mong hatag. Imbis na yun na makuha ko, 1,000 suntok at tadyak ang inabot ko. Sabi pa nila, ikaw raw kumuha ron. Kung kaya mo. Eh pag-uugulti ko nga saan eh. Ayoko lang patulan, tsaka ikaw yung gusto nila kaaway. Eh, yan, yung kalbong yan. Diyaka lang, Slipe. Diyaka lang, diyaka lang. Sabi natin, tama yun. Oh. Ah! Ah!
yung mga tulad mong matatangkad na masarap ang bagsakin eh! Nangungulo ka, ha? Ito sa'yo! Important yan! Important? Important to! May tama ako, pare. Ikaw nang para sa anak ko. Ako din ba'y tama? Hoy! Sa susunod, bubuksan ko na to. Hindi ko na isasara. Ang dalaki ng katawan niyo, puro kayo mga dramatic actor. Huwag kang makulit! Ito ko sinabi! Ito ko sinabi! Yan! Yan! Pare! Ikaw, ha? Ikaw sumabak sa akin dito, eh! Mga tatado! Papalag ka! Naliliit na yata kayo sa akin, eh! Pagkukulit ako rito, ibibigay niyo kagad yung hatag, ha? Naisintihan niyo? Opo, opo, opo! Ano nga po? Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Opo! Yan! Jali ka! Hoy! Hop, 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 hop! Okay. Dumating ka pa. Pero magalit, andito na ako. Pero magtampuan, ba't hindi tayo? Sana tinapos mo na lang yung pakikipagbangayin mo ng mukha, alam mo? Paano mo naman? Obvious ba? Tingin nga niyan. Alam mo, ikaw wala ka na ibang ginawa ko di makipag-away. Sino mga kaaway mo ngayon? Eh, yung mga nanggigigil ka siya, ano? Wala yun. Pasalamat ka at hinintay pa kita. Dahil kung hindi mo ako sinipot ngayon dito, talagang hinding-hinding-hindi na kita papansinin, alam mo yun? Hinding-hindi, sobra namang hindi yun. Nakakahiya kasi sa ate mo, pinagpiling ka sa akin eh. Sabi, bantayan daw kita. Ganon? Kaya mo ako pinupuntahan dito dahil nahihiya ka sa ate ko. Hindi lang yun. Dahil siyempre, alam mo naman eh, ganun lang ang pag-aalala ko sa'yo. Dahil sa'yo. Dahil sa'yo? Bakit na pa ako rito? Totoo? Totoo. Ganun. Ito, para sa'yo ito, ha? excuse me. Ako naman. Sakit sa tenga, eh. Ha? Wala mo nakikinig sa'yo. Ako naman. Pagkila pa sa'yo lahat ito, eh. Tagtahan mo pa ako. Please, nagkila. Nakabatak yata ito, eh. Sige, o. Kain na lang, kain na lang. Aalis na mo kami. Sige, o. Bukas ulit! Ngayon, mag-ingat ka sana. Yan ang tanging dasal ng pusong nag-isa. Paano ang puso ko? Ingat ka sana. Yan ang tanging dasal ng pusong nag-isa. Kabulao ka! Kung ayaw matulog, Esperanza! Ang kaibigan mo'y kaibigan ko rin. Ate! Ate! Oh! Ano? Ba't ngayon ka lang dumating? Eh, masyado kasi ako nalibang sa pamamasyal eh. Nako. alam mo, siguro kung kasama ka namin, sigurado ako mag-e-enjoy ka rin. Nako eh, kitang-kita naman dyan sa itsura mo na nag-enjoy ka nga eh. Eh, para naman kasi ngayon lang ako nakapunta doon sa pinuntahan namin ni Diego eh. Kasama ko pa siya. Oh? Oh, talaga? tapos ano nangyari? Kwentuhan mo pa ako. Kumain kami, tapos nag... Saan ka nanggaling?
Dumating ka na pala. Inay. Huwag kang magsisimulan sa akin, ha? Dumaan ako sa pwesto natin sa palengkat lahat nagsasabing hindi ka nagtinda maghapon! At kasama mo yung Diegong yun! Tama na, inay! Ano ba kayo? Isa ka pa! Kaya lumalaki tulungan ng kapatid mo dahil sinukonsinti mo! Malamang ikaw ba nagsabi sa kanyang sumama doon sa lalaki yun, no? Inay, wala namang ginagawang masama si Angelica, eh! Anong walang ginagawang masama? Pare-pareho nating alam ang likaw ng bituka ng Diegong yan! At malamang, kisa sa hindi, ay hinuhutot ang panya yung kapatid mo! At sinususulan mo ba? Na hindi naman ho ganun si Diego, eh. Ano ka ba naman, Angelica? Hindi ko mo tiniligtas kanya ay pagdududulan mo ng sarili mo sa kanya! Ano ba yan? Natutulog ako, ang iingay niyo, eh! Ito, tumagaling kong anak! Paghapon pinabayaan yung pwesto makasama lamang sa Diegong yun! Namasyal lang naman ho kami, eh. Namasyal? Wala akong pakialam kung namasyal kayo kung ano man ang ginawa ninyo. Magmula ngayon, ayokong malamang sumasama-sama ka sa lalaki yun sapagkat wala kang mapapala sa lalaking yun! Bakit, Nay? Kayo ba may napapala dyan sa lalaki nyo? Ha? Kulo niya? Nay, tama na ho! Ano na tama na? Tama na! Kung hindi nyo ako kayang igalang maghiwahiwalay na tayo, hindi ko kayo pinalaki para basusin nyo ako! Basta! Jelly, ilayo mo na yung ate mo. Ilayo mo na! Ate, halika na. Tama na yan. Halika na. Anong problema ko, pare? Pala ni Angelica, mag-shota kami. Problema ba yun? Ituluyan mo na, andyan na yan eh. Ayun nga ang problema, Mr. Officer. Nahuhulog ang loob ko sa kanya. Yun naman pala eh. Ngayon nga ay ayaw ko mahulog ang loob ko sa kanya. Ang gulo mo kausap, Diego? Gusto mo na ayaw mo. Ano ba talaga, kuya? Hindi, naramdaman ko hindi ako karapat-dapat na lalaki para sa kanya. Mabait na babae yun. Pero mahal mo. Medyo. Yun naman pala eh. Ano pa hinihintay mo? Ikaw rin. Maraming gumigiri kay Angelica. Ha? Ngayon, pag napunta pa sa iba yan, ikaw rin ang kawawa. Mabuti kung sa isang may sinabi ang pupunta sa Angelica. E paano kung sa isang tambay lang ng hilig ay manggulti na sa kaysa sa iba pa mangitlog si Angelica. Sa pugad mo na. Calling all unit and available personnel. You are hereby ordered to report immediately to the headquarters. Tara-tara na. I repeat. Alam mo ngayon na yung tawag. Wala na ako. Okay. Sama kayo ito, ha? Thank you. Sige. Sir, 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 hindi po kayo bayad, ah. Lista mo nila. Pulis naman yung kumain, eh. Eh, bakit ikaw? Hindi ka naman pulis, ah. Hoy, pulis karakter ako. Pulis din yun. Kaya lista mo lang yan. Saka, pera na rin ng 20. Pautang na lang. Meron ba tayo dyan? Pentihin mo mukha mo. Pakis na lang. Ito ba yung order namin? Albera.
Nalagod mo ako, ha? Dali yan! Hindi na kayo makakatakas! Tara! Halina na! Tarad! Sige! Lord! Sir, ito ang leader ng grupo. Alam ko. Sige, maaari mo na silang pakawalan. Ah, ano, sir? Nadinig mo sinabi ko. Sige, sipat na. Sir, pero... Alam mo, bata ka pa sa serbisyo. Kaya marami ka pang hindi alam. Puntahan mo ako sa opisina. Marami tayong pag-uusapan. At kapag ka nakinig ka sa akin, madadali ang pagtaas ng rango mo. Hmm? Hindi na rin lang naman kami magkasundo ni Inay. Aalis na lang ako. Ate, wag. Pagpasensyahan mo na lang si Inay. Alam mo naman talagang ganun yun eh. Masyado lang mainitin ang ulo noon. Matagal na ako nagtitiis sa kanya. Mga pagpapabaya niya sa atin simula nang nawala ang Itay. Nakaramdam ko talagang hindi na anak ang turing niya sa atin. Hindi. Iba pa rin pang nandito ka eh. Huwag ka nang umalis. Hayaan mo na yun. Lilipas din yun. Makakaraos din tayo. Ayoko na. Sawang-sawa na ako. Hindi ko na kaya. Huwag mo na lang siyang isipin. Ako na lang ang isipin mo. Huwag mo pong iwan dito. Angelica, pansamantala lang naman to eh. Kapag maganda na ang buhay ko, kapag nakahanap na ako ng trabaho, kukunin kita. Pati niya rin si Inay. Kung gusto niya, aalisin ko kayo sa impyerno to. Huwag mong papabayaan ang sarili mo, ha? Huwag mong papabayaan si Inay. Magdasal mo lang ako. Sige, itay mo na lang ako. Dito lang ako magbibisa. Oh. Magandang araw po, Padre. Ano, kanina pa kita nakikita ang pasilip-silip niyan. Bakit hindi ka pumasok sa loob? Hindi ka naman siguro matutunaw. Hindi, Padre, nahihiya ho ako eh. Ano? Kasi pakirandam ko eh, hindi ako dapat o karapat-dapat dito sa loob. Ba, alam niyo na, ibig ko sabihin. Diego, malawak ang pangunawa ng Panginoon. Hindi siya pumipili. Makasalanan ka man o hindi na lumalapit sa kanya. Eh, kaya... Kahit na ano pa sabihin nyo, Father, talagang nahihiyaw ako eh. Ayan nyo, pag nagbagong buhay na ako, maya't maya akong dadalaw rito. Father, alas na po kami. O sige, huwag nyo kalimutan ha, maaga kayo bukas, marami tayong misa. Tara diretso na sa bahay, baka kung saan pa kayo pumunta. Opo, Father. Father. Sige. Sige. Sana, Father, lahat ng bata makuha nyo. Gustuhin ko man, hindi ko kaya.
Ang problema kasi mas malakas ang hatak ng bisyo sa kabataan kaysa sa pangaral ng simbahan, lalo na dito sa atin. Panay na nga ang mga natanggap mong reklamo tungkol sa pagkalat ng drugs. Nagkalat ang mga batang sugapa dito sa atin. Nakakasama ng loob talaga nangyayari sa kabataan natin. At lalo pang nakakagalit na parang walang ginagawa ang otoridad para linisin itong lugar natin. Dapat sa panahon ngayon, magbigay muna ng magandang halimbawa ang matatanda para pamarisan ng mga bata. Wala nang bisang pangaral. Tama ka. Ano, hindi ka ba... hindi na. Baka, makapag-misa pa ako sa loob, Father. Oh, yeah, sige. Salamat ako. Pangako mo. Salamat po. Salamat. Kahit tapong ko tuloy yung Yosiko. Salamat. Oh, sige. Toast tayo. Toast. Sige, inom lang. Mamulutan ka, huwag ka mahiya. Berdo niyo ba ngayon, Mang Marcos? O nakatisod lang ngayon ng ginto? Iba na ang takbo ng panahon ngayon, Diego. Hindi na tayo kayang buhayin ng delay-delay siya lang. Kailangan natin malakihan. Big time. Katulad ng ano? Droga? Droga ba? Bingo! Tiyan ako bilib sa iyo eh. Ang bilis ng pick-up mo. May mga kaibigan, lumapit. Humingi ng tulong para sa negosyo nila. Yan din ang sabi sa akin ng dalawang tarantadong kumausap sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, yan din ang tinutukoy ninyo, malamang. Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, yung pera pinag-uusapan. Ako, inaamin ko, tarantado ako. Pero hindi kaya ng sikmura akong sumira ng buhay ng mga kabataan. Pag pumayag ako sa inaalok mo, baka dumami lahi natin yan, patay na lalo ang bansa natin yan. Tinatanggihan mo ba ako, Diego? Oo. Oh. Baka nakakalimutan mo. Sa akin ka nag-umpisa. At ako pa rin na masusunod sa lugar na ito. Hindi ko nakakalimutan yun. Pero hindi ibig sabihin nyo, kaya nyo na akong hawakan sa leeg. Gawin nyo ang gusto nyo, gagawin kong dapat. Maraming salamat nga pala sa pulutan at saka sa painom. Isang bagay pa. Thanks, Stick. Nagpasundo ka ba? Hindi. Eh, ikaw, hindi rin ako ba? Nagpasundo eh. Kalaban to, tara! Tama na. Wala na. Oh, hindi ba? Eh, katawa ng tao eh. Anong problema mo? Bakit hindi mo tanong sa tatay mo? Anong ibig mo sabihin? Nilatrat ako kanina. Muntik na madami, pati si Angelica. Kung kukuha kayo ng tao, huwag yung mga bobo. Pinagbibintangan mo ba tatay ko? Sa ngayon, oo. Pero kapag nakatiyak ako, pasensyahan na tayo. Raymond, huwag! Huwag na huwag mong bastusin ang tatay ko sa harapan ko, Diego. Baka hindi kita matansya. Huwag mo akong duduruin, Raymond. Pulis ka. Mag-imbestiga ka muna kung sino ang tama at mali bago ka pumiyok. O baka na makakampi ka na. Payong kaibigan lang sa inyo magama. Mag-iingat din kayo. Nanay mo? May binili lang mo siya sandali, pero babalik daw po siya kagad.
Kumain na po kayo. Hinanda ko na po yung hampunan niyo. Mamaya na. Hihintayin ko lang nanay mo. Sabay kaming dalawa. Kung may kailangan ho kayo, nasa kwarto lang ako. Magpapahinga lang ho ako. May kailangan mo ba kayo? Meron. Ikaw. Nay! 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 Huwag kang maingay! Nay! Nay! Saan ka pupunta? Hindi ba sinabi kung kailangan kita? Dito ka lang! May hindi natanggal to. Alis na ako. Okay. Sige. Sige. Pumasok na. Sige na, pasok na. Sige na. Bakit anong nangyayari? Bakit? Marcos! Marcos! Marcos!
Marcos! Mga kapitbahis! Tulungan niyo kami, Marcos! 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 Lamig ka muna. Tsak na magwawala si Raymond. Alam mo naman yon, pagtungkol sa ama niya, walang sinasanto. Ang mabigat pa dyan, polis yun eh. Alam mo naman, mahirap kalaban ng polis, di ba? Sige. Ingat, Idol! Diego! Diego! Tumay sa kapila! Tatay ko! Makinig ka sa akin, Raymond! Hindi ko sinasadya! Aksidente nangyari! Sinungaling ka! Magkaibigan tayo! Ha? Kahit tanongin mo si Angelica! Pinagtanggol ko lang siya! Tanongin mo! Papatay kita, ayip ka! Kahit saan ka magtago! Hanapin kita! Papatay kita! Tawin yun! Chess! Dali na! Oo, sandali! Sasama ako! Yes, guys! Sasama ako! Sandali lang! Thank you.
Idol! Uy, Shaki! Si Idol! Idol! Miss na miss na kita! Aray! Bakit? Nakita mo, isugat pa ako eh! Oo nga pala, no? Puro butas nga pala yung katawan mo. Pinatong mo pa yan dito! At saka, bakit mo pa sinaman si Padre Luis dito? Pwede ka naman pumunta mag-isa, inabala mo pa yung tao! Eh, siya naman tumapilit eh! Eh, pinuntaan kasi ko ni Angelica kahapon. Nakiusap siya na dalawin kita, at hihingi ng dispensa ang hindi niya pagdalo sa'yo. Wardyado raw siya eh. Ultimong araw dun sa personal sa palengke, nakasunod si Aling Clara. Kulang na nga lang eh, pati raw dun sa banyo at sa pagtulog eh, tabihan siya. Pero, huwag ka raw mag-alala dahil handa siyang tumistigo para sa'yo. At sasabihin niya sa korte na iniligtas mo lang siya kay Marcos. Huwag ka na rin mag-alala tungkol sa abogado, may nakausap na akong kaibigan ko tungkol dyan para tulungan ka. Father, salamat po. Susan, saan punta mo? Papasok ka na ba? Halika na, sakay na. Hatid na kita. Nako, huwag na. Makakaabala pa ako sa'yo eh. Okay na ako. Hindi. Doon rin talaga ang daan ko. Halika na. Hay na. Mo lang ako na huwag iparating sa husgado yung ginawa sa akin ng tatay mo. Alam mo, nag-aaksiyak lang ng panahon mo, Raymond, eh. Alam, Angelica, kung ayaw mo talaga akong pagbigyan, wala na akong magagawa. Pero hindi yung rason kung bakit napunta ako rito. Si Susan. Anong ginawa mo sa ate ko? Wala. Pinakiusapan nga lang ako para suntuin ka, eh. May malaking problema si Susan. Sabi niya, ikaw lang daw makakatulong sa kanya. Paano ako makakasigurado na totoo yan sinasabi mo sa akin? Nasa sa'yo na yan. Kung ayaw mo niwala, bahala ka. Sige. Sandali! Sama na ako. Ayon sa sinumpang salaysay na nasa sakdal, hindi niya sinasadya ang pagkakabaril sa biktima. Totoo ba yon? Hindi po. Ipaliwanag mo. Nasabi na minsan sa akin ni Diego na... Nano? May balak siyang patayin si Chumarcos. Objection, Your Honor. This is plain hearsay. And my colleague is actually asking the witness's opinion about this case. Objection overruled. The prosecution may continue. Nabanggit mo na may alitan ang nasa sakdal at ang biktima. Alam mo ba kung anong dahilan ng kanilang alitan? Nagtatalo sila sa paghawak ng lugar namin. Ang sabi ng nasa sakdal ay ipinagtanggol ka raw dahil pinagtangka ang kanggahasain ng biktima. Totoo ba yon?
Hindi ho. Hindi ho magagawa sa akin ng Chong yun. Mahal ho niya ang inay. Tsaka parang anak na lang ang turing niya sa akin. Paano na isagawa na nasa sakdal ang pamamaril? Tinulungan mo ba siya? Hindi po. Bigla na lang siyang dumating na may barel. Tinutukan na lang ho niya ang Chong. Nag-agaw sila sa barel. Nasuntok ni Diego ang Chong. Nakabitaw si Chong. Hanggang sa barili niya sa dibdib si Chong Marcos. I have no more to ask, Your Honor. The witness is excused. This trial is adjourned. Pagkaraan ng masusing pag-aaral sa mga katibayang ipinakita ng magkabilang panig, napatunayan ng hukumang ito ng walang bahid pag-aalinlangan na ikaw, Diego Sebastian, ay nagkasala sa pagpatay kay Marcos Romualdez noong 12 ng Marso taong kasalukuyan. At ikaw ay nahatulan na makulong ng hindi bababa sa 20 taon o habang buhay. Pare! Oo. Oh. May bisita tayo. Sige, pare. Papasukin mo. Sige, pasok. Arid ko lang, pare. Sige, pare. Ate? Ate, ang ginawa nila sa'yo? Si Raymond. Hayop siya. Akala ko kaibigan siya. Masawal pa pala siya sa ama niya. Alam mo ba kung gano'n siya kahayop? Pagkatapos ng pagsawaan ng katawan ko, pinamigay niya ako sa mga tauhan niya. Na siya piniling oras. Umaga at tanghali, abi. Kahit madaling araw. Hindi ako sugapa na rin. Dahil kay Raymond. Sa paulit, may pagturok na sa akin. Ayop siya. Hindi lang alam ko sinira niya. Pati nakaluluwa ko. Huwag ka mawala ng pag-asa, ate. Tutulungan kita. Iaalis kita dito. Huwag ka mawala ng pag-asa, ate. Gagawa ako ng paraan. Kung kinakailangan kong ibenta yung kaluluwa ko, gagawin ko mailigtas lang kita dito. Huwag ka susuko. Nalaban tayo. Huwag ka susuko, ah. Ano po, Father? Kawa ka ng Diyos. Tama ang ginagawa mo, Angelica. Sa mga sandali ng panghihina,
pag-iisa at kalungkutan, wala tayong ibang dapat lapitan kundi ang ating ina. Wala naman akong dapat na ikalungkot, Father, eh. Angelica, hindi kayang itago ng mga mata mo ang kalungkutan. Gusto man kitang tulungan, hindi naman kita mapipilit na sabihin mo sa akin ang lahat ng mga hinanakit mo. Nalilito na ako, Father. Wala naman akong nagawang kasalanan para parusahan ako ng ganito. Hindi yan parusa, Angelica. Pagsubok lang. Binibigyan ng Panginoon ng pagsubok ang mga malalapit sa Kanya, kagaya mo. Hanggang kailan ho kaya ako tatagal? Angelica, hindi ka bibigyan ng Panginoon ng mga problemang hindi mo kayang dalhin. Sa dami ng iniisip ko ngayon, Father, ang inay ko, ang ate ko, nagawa akong kasalanan, Kidseko. Pakiramdam ko, pahina na ako ng pahina sa bawat araw na dumarating. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin kong paraan para matapos na yung problema ko. May katapusan ang lahat, Angelica. Maging matatag ka lang. Huwag kang bibitiw sa Kanya. Ang Panginoon ang bahala sa iyo. Sa nangyayari sa akin ngayon, Father,